Hello everyone and welcome po sa ating channel. This is Coach Jared. Today is September 14, 2021 mga kaibigan. At today ay meron po tayong 323 dito po sa umpisa ng ating live. Maraming pong salamat sa inyong oras na ibinibigay po sa atin mga kaibigan. At kung hindi nyo pa po nagagawa, please click subscribe. May subscribe button tayo dyan sa baba. Also huwag nyo rin po kakalimutan na meron tayong notification bell para po malaman nyo agad kung meron akong mga uploads or kung meron akong mga naka-schedule na live. Also, pa-click na rin po yung like and share buttons dito po sa YouTube. Right now po, wala pa rin po tayo sa Facebook. It will be fixed soon. Soon, very very soon. So, dito muna tayo sa YouTube. At ano pa ba? Pa-follow na rin po ako sa mga social media accounts. So, meron akong Facebook, Twitter, Instagram, Laika, and Big Kiss. Tayo po muna ay magbibigay po guys sa ating business partner na si Wonderfully Made. So Wonderfully Made po ay isang online gift shop. Ayan po, kung saan po kayo makaka-order ng mga ganitong klaseng pangregalo sa inyong mga minamahal sa buhay, no? Pwede nagko-customize po siya ng mga regalo. So kung meron kayong gustong ibigay, let's say mugs, chocolate, or food, flowers, what have you, pwede nyo pong sabihin sa kanya yung mga gusto nyo pong ibigay at siya po ang magbabalot, siya ang bibili, siya ang magbabalot, and siya magpapadala sa inyong mga minamahal sa buhay. Para po buong-buo ang surprise para sa inyong loved ones. So, kung gusto nyo pong umorder ng pangregalo kay Wonderfully Made, kontakin nyo lang po siya sa kanyang Facebook page at wonderfullymade.ph. Mayroon din po siyang Instagram account. Also, sa kay Wonderfully Made din po, makaka-order kayo ng... Dapat tinalagay ko na lagi sa tabi ko eh. Yellow Free 2022 the T-shirt! Ayan. Dalawa po. It comes in two colors. Gray and black. Okay, gray and black po. Okay, so ito po yung black. Hanapin ko po yung gray version nito. Para mapakihingi ako ng sample kay Wonderfully Made. So, ayan po mga kaibigan ha, para po sa inyong mga gift-giving needs, kontakin nyo lang po si Wonderfully Made sa kanyang Facebook or Instagram account. Ang isa po ay parang it will serve as a parang part 2 nung kahapon. Kasi kahapon napag-usapan natin si Tony Gonzaga. Pero, mukhang hindi pa natatapos yung kontrobersya na kanyang kinabibilangan ngayon. Also, nagkomento rin yung mga... yung mga pawoks, no? Ngayon lang kasi nabalita yung mga komento ng mga pawoks. Punta ngayon tayo dito sa video ni Tony ulit. Babalik tayo dito sa Tony, kay Tony. Kasi, dahil dito, galit na naman yung mga dilawan. Galit na naman yung mga dilawan. Dahil, syempre, bumida daw dito si BBM. Nabida daw dyan sa BBM. Anong sabi ng mga dilawan? Ito po yung balita kanina. Ito yung balita kanina. Yan. Tony! Binanata ng netizens dahil sa interview kay Bongbong. Such a disappointment. Disappointment daw! Ay nako. Itong mga dilawan talaga na to. Ewan ko sa inyo. Yan. Usap-usapan ngayon ng kapamilya actress host na si Tony Gonzaga matapos itong ilabas ang one-on-one interview kay Bongbong Marcos. Hindi natuwa ang madlang people sa naging desisyon ng aktres na paunlakan ng interview ang isang Marcos. Wow. How judgmental of you, people of you. Ay nako, ito yung mga comment nila, ito yung mga comment. Puntahan natin yan. Ito. Tony Gonzaga is a disappointment. Wow. If you will interview Bongbong, do not ask him about the greatest lesson he learned from his dad. Ask him about the money he stole. Ask him about the money his family stole from the country. Ask hard questions or don't interview at all. What demanding ka, boy? Just don't be a fence-sitting sellout. Comment ni Francis Baraan IV. Wow! Punong-puno ng moral authority to. Moral ascendancy. Diba? Francis Baraan IV talaga? Under na inquirer yan, James. Ang bandera. Under na inquirer. Anyway, ano ba mga comment? At this point, hindi pa din maintindihan ni Tony yung influence and malaking following niya. Wala namang mawawala if tanggihan niyang i-feature, tanggihan niya itong feature na to, di ba?
such a disappointment. Sabi pa nung isa, ito naman isa. Stop giving a platform to the Marcoses. WTF, Tony, his father was a dictator. There are no buts or ifs. He killed many Filipinos under his governance and has stolen billions. Now they're slowly trying to take back the Philippines and you're helping them. Sa pa yan. Okay, Tony Gonzaga's interview with Bongbong was obviously an attempt to humanize and change the image of his dad. The questions and answers were framed to change Marcos's image. Paiyak-iyak pa sa memory of it ng, with his father, buhaya, never again. Dagdag na isang netizen. Alam niyo itong mga, anong to, mga pawok na to, mga ugoks talaga to ng Twitter eh. Legit na ugok talaga sila. Legit na ugok. Ito pa po yung mga ibang comments. Makita ko sa inyo. Ito may mga pictures. Ayan. Ito si Tarantadong Kalbo. Kung nakalimutan si Tarantadong Kalbo. Siya yung ano, siya yung nag-drawing nung yung fist na ganyan. Tapos may muka. Siya yung nagpauso nun, si Tarantadong Kalbo. Tapos ito naman yung bago niyang drawing. Which part of the house is your favorite? Tapos may mga bangkay sa ilalim. Ayan. Diyan lang sila magaling eh, sa ganyan. Tapos, the worst and distasteful part is that we will be commemorating one of the darkest days in Philippine history on the 21st. Ganda ng timing mo, Tony. Sabi ng isa. Tapos, people like Tony Gonzaga are complicit in historical revisionism. Okay. Mga kaibigan, sasagutin ko po yan. Ano po ba yung historical revisionism? Ibig sabihin po niyan, binabago yung kasaysayan. Or pagbabago ng kasaysayan. Historical revisionism. Yun po yung Tagalog nun. Pagbabago ng kasaysayan. Ngayon, matanong ko lang talaga dito sa mga henyo na to. Sa mga henyo na to ng Twitter. Masama ba ang historical revisionism? Masama bang baguhin ang kasaysayan? Kasi mga kaibigan, kung masama baguhin ang kasaysayan, dapat hanggang ngayon naniniwala pa rin tayo na ang mundo, ang Earth, ang sentro ng solar system. Kung masama ang historical revisionism, dapat hanggang ngayon naniniwala pa rin tayo na ang mundo ay patag. Kung mali ang historical revisionism, dapat hanggang ngayon ay naniniwala pa rin tayo na ang tao ay galing sa loob ng isang bambu. Yun lang yun eh. Dapat, ito sigurado matitrigger ang mga LGBTQ community dito. Dapat, kung mali ang historical revisionism, dapat ang pinaniniwalaan pa rin natin hanggang ngayon na ang homosexuality is a mental disorder. Yan ba ang gusto nyo? Tanong ko yan sa mga ugok ng Twitter talaga. So wala pong masama sa historical revisionism. Wala pong masama sa pagbabago ng kasaysayan. Ang masama po ay kapag nagsisinungaling ka tungkol sa kasaysayan. Ang history po ngayon natin ay nababago. Depende sa bagong impormasyon na pumapasok sa kasaysayan natin. Marami pong bagong impormasyon na pumapasok. Mamaya pag-uusapan natin yung bagong impormasyon na yan. Ito pa isang halimbawa. Oh. Merong isang taga-Twitter. Pinost niya lahat daw ng mga loyal artista na loyalista. Artistang loyalista. O yung mga artistang supporter daw ng mga Marcoses. Pinost niya yan. Ito. Isa mga ugok na Twitter yan. O ito, yung kay Tony Gonzaga. Yan. Kasi yung asawa pala, apparently, yung asawa pala ni Tony Gonzaga, is a loyalist, apparently. Siyempre, na-impluensyahan yung asawa. Kasi from what I know, ako lang naman to, na from what I know, yung pamilya ni Tony is liberal naman sila. So siyempre, siguro, dahil naging boyfriend, may mga nalamang bagong facts, na-convert, and converted na siya. So andito na siya ngayon, sumusuporta na siya kay BBM. Ito pa isa.
Richard Gomez. Yan, nilabas na talaga lahat yan. Richard Gomez daw, mga supporter ni BBM. Don Zulueta, Gretchen Barreto, Nora Honor, Isabel Daza, Georgina Wilson, o tapos biglang kay Marian Rivera. Hindi ko alam kung ba't nandiyan si Marian Rivera. Ang weird. Pero kay, tapusin natin kay Georgina Wilson. Tapusin natin dyan. Parang pinapalabas nila, mga kaibigan, na kapag ikaw ay supporter ni ng mga Marcoses, eh isa ka sa mga taong nagsisinungaling para baguhin ang kasaysayan. Wait lang. Kung ganun, mga kaibigan, kung ang mga artistang ito ay may kasalanan dahil nagsisinungaling sila tungkol sa kasaysayan, pwede rin ba nating sitahin itong mga artista na to? Mga kaibigan, panoorin lang natin ito sandali. Tsagain nyo lang talaga. Tsagain nyo lang. 3 minutes lang naman ng mga buhay natin. Tsagain na lang natin. Pwede rin ba nating sabihin yan sa mga taong sumuporta sa mamang to, sa mga artistang sumuporta sa mamang to? Regine Velasquez. Kahit paligid ay matilim, iilawan ang daan tungo sa magandang kinabukasan. Ika'y mamuno, kami ay susunod, pagkakaisa'y ating itaguyo. Ang Pilipinas ay naghihintay. Handa, oh, Sharon Cuneta. Kumilos, Boy Abunda. Gumalala. Ann Curtis. Hindi ko na alam yung mga artista na yan. Si Bea yata yan. Ding Dong Dantes. Coco Martin ba yun? Tiis-tiis lang, mga kaibigan. I'll make a point later. Okay, babalik ako doon ngayon sa punto ko, mga ibigan. May dahilan ba't pinakita ko yan? Oh, etong mga artista dito, ang dami nyo nakita, di ba? Ding Dong Dantes, Ann Curtis, sino ba ba? Marian Rivera, Bea Alonso, Coco Martin, si John Arcilla nga yata, parang nakita ko rin. J-
John Arcilia. Sino mahaba yung baba? Ay, De Las Alas. Ang dami nila. Ang dami. Diyos ko. Nakaka-stress. So, sobrang dami nila, mga kaibigan. Oh, ngayon, may tanong ako. Hindi ba historical revisionism din to? Ilang mga magsasaka ang pinatay ng mga Kuwangkot Aquino sa Hacienda Luisita? Ilang taong namatay sa Plaza Miranda? Ilang taong namatay sa Mendiola? Hindi ba ano din to? Historical revisionism? Ginagawa niyong bayani si Ninoy tsaka si Cory? Ilang mga tao ang pinapatay ni Cory? Ilang press ang namatay nung panahon ni Cory Aquino? Oh, and yung mga artista dito, are they also guilty of historical revisionism sa kwento-kwento nito, mga ugok na to sa Twitter? O sige, ituloy na natin, sagarin na natin. Itong mga artista na nag-endorso kay Noynoy Aquino, hindi ko lang alam kung in-endorso pa rin nila itong si Marojas noong 2016. Pero ito noong 2010 to eh. Noong 2016, hindi ko lang alam kung in-endorso pa rin si Marojas. Pero, yung mga artista ba na yun will be liable of historical revisionism sa Mamasa Pano? Sa 44. Yolanda. Whitewashing ng Mamasa Pano, whitewashing ng Yolanda, whitewashing ng DAP, PDAF scam, lahat na nangyaring kalokohan ng panahon ni Noynoy. Whitewashing, guilty rin sila nun. Naririnig nyo ba yun sa kanila? Hindi. Dengvak siya pa pala, sorry. Thank you very much, John Lee, for reminding me. Dengvak siya. Mga batang namatay, 69 or 70 na yata, if I'm not mistaken. Mga batang namatay dahil sa Dengvak siya. Yan ang pa, ang dami oh. Laglag bala, Kidapawan Massacre. Ang dami. Mga atrocities committed ng NPA during the time of Ninoy Aquino. Ituloy daw eh. Ituloy daw ang legacy ni Ninoy at Cory. Ano ba? Ano ba yan? Ang dami artista niya, no? Si Boy Abunda pa. Are they also guilty of historical revisionism? Manirinig nyo ba yan sa mga ugoks ng Twitter? Hindi. Asa? Ito, nagdami nagko-comment, oh. Yung bus sa Aquino Grandstand. Yung pag-oust kay CJ Corona. MRT. So, ito bang mga tao na ito, mga artista dito, will they be also guilty of whitewashing the faults of the Liberal Party? Hindi. Eh mga kaibigan, ito, papakitaan ko lang uli kayo. Diyos ko, ilang beses ko lang pinapakita to. Hindi talaga mag-gets-gets itong sana may makarating sa mga ugoks dito. Ito si Tarantadong Kalbo. Sana makarating to kay Tarantadong Kalbo. Kasi mga kaibigan, tungkol sa human rights violations, maski silang mga dilawan, hindi nila alam yung totoong numero ng human rights violations. Ni sila mismo hindi nila alam. Impossible to account. So, ibig sabihin, hindi namin alam kung sino ba at gaano karami ang naging biktima. Manghula lang kami, kumuha lang kami ng ano, nang nagpalista kami sa papel, hindi na namin chinek kung totoo. Tek. Anak ng tipaklong na. Tapos, kasabihin nyo, kasalanan ng mga Marcos yan. Okay, nasaan nga ang kaso? Nasaan yung kabla? Nasaan yung kaso? Kasabihin ng ibang tao, they were found guilty in Hawaii. Of human rights violations sa Hawaii. Guilty raw, sabi ng US court. Okay, US court, nasaan yun sa Pilipinas? Kaya nga hindi yan tinanggap sa Pilipinas dahil, number one, walang jurisdiction ng US sa Pilipinas. Number two, hindi nabigyan ng due process yung kabilang partido. Kaya dinismiss.
Anyway, tuloy pa natin ito mga kaibigan. Ito pa yung kalimitan nilang sinasabi. As in, palagi na lang. Palagi. Nakakasawa. Tama kasi yung sinasabi ni BBM eh. Pasabihin nila, paulit-ulit nilang sasabihin as if kapag paulit-ulit na sinasabi ng mga dilawa na to, eh magkakatotoo niyang Marcos Billions na yan. Okay, babalikan ko na naman yan para lang to refresh our memory. Para lang magkaroon ulit tayo ng malinaw ng pagkakaintindi. Nag-recompute ako kasi may natuklasan akong bago mga kaibigan. Refresh. F5. Yan, may natuklasan akong bago. Natuklasan akong bago mga kaibigan. Nag-recompute ako, nagdagdag ako. June 19, 2018, meron palang ill-gotten wealth case na kaso na nandismiss din. 51 billion ang amount. November 7, 2018, ill-gotten wealth case against Marcos and Benedicto, 102 billion. Ill-gotten wealth case against Marcos and Tantoco, 1 billion. Ill-gotten wealth case against Marcos Ignacio Roa Jimenez, 267 million. Ill-gotten wealth case against Marcos, 200 billion. Ito bago to, dollar salting. Itong dalawa yung natuklasan kong bago. Oh, so nag-adjust ako ngayon ng amount. Magkano na yung total amount? Hay, total amount ng na-dismiss na kaso, 354,267,371.01 peso. May 1 peso pa. Kung ang exchange rate natin na susundan ay noong 1986, ang total niyan ay 19 billion ang na-dismiss na. Pero ang susundan natin yung sa 2021, 7 billion ang na-dismiss na ngayon. Magkano yung hinabla? Magkano lang yung hinabla ng PCGG? 5 billion. 5 billion lang. 5 billion. Ibig sabihin, pabalikan ko yung punto ko nung nakaraan, 5 billion US dollars lamang ang hinabla ng PCGG. Approximate nila is 5 to 10 billion US dollars noong 1986 pa yun ha. Eh sobra-sobra ka na. Ibig sabihin, noong 1986, exaggerated na agad yung numero nila. Exaggerated na, lampas-lampas na doon sa 5 billion noong 1986. So ano pa yung kine-claim nito ngayon ng Philstar na to? Ano pa ngayon yung kine-claim nila na ill-gotten wealth? Wala na. Wala na. Kasi yung ill-gotten wealth na yan na pinagmamalaki nila, na-dismiss na lahat. Oh. Ito mga kaibigan, ito dollar salting na to. Natuklasan ko to kanina lang din. Apparently, may kaso si Madam Imelda nung 1986 na tumagal hanggang 2008 kung saan in connection yon sa Swiss accounts. Yung dollar salting po, ibig sabihin, yung kumuha ka sa national treasury ng pera para i-deposito sa foreign accounts. Ito yon, kaya dollar salting. Ngayon, kaya po siya related sa Swiss accounts kasi ang akusasyon, si Marcos daw at isa pang tao na si Rivera ay nag-transfer ng pera from the national treasury to the Swiss accounts. Apparently, wala. Dismissed ang kaso. Absuelto rin sila sa RICO case sa US. Swiss accounts. Ito yung sa Pilipinas pa lang ha. Wala pa yung sa States. Ito yung sa States. 200 million. US dollars. So in total, mga kaibigan, yung total amount ng naabsueltong kaso sa mga Marcoses, hindi na nga billions eh. Nasa trillions na. Nasa trillion na. 343,401,555. In total, mga kaibigan, 27 billion US dollars na yung naabsuelto. So ano pa to? Ano pang drama to? Ano pa yung drama na yan? Wala na. Wala na to. As in, wala na to.
Pero meron pang sumagot. Actually, meron din nag-message sa akin na nahirapan daw siya sagutin. Na meron daw nag-forward sa kanya nito. Ha? Saan na yun? Ito ay sa PCGG. Kung totoo daw walang ninakaw, ang mga Marcoses, bakit may nakuha na 171 billion ang PCGG? Yan po ang sinabi. Pag-aralan ngayon natin yan. Ito po kasi yan, mga kaibigan. Ito po, ito pong 171 daw na na-recover ng PCGG. Kasama po dyan yung 35 billion pesos na Swiss funds. Kung saan, naalaman na po natin na walang connection ang mga Marcoses. Kasi na-dismiss nga yung kaso nila sa dollar salting. So walang connection dyan ang mga Marcoses. Number one. Number two, Ito pong 171 billion na to, kasama po dito ang kanilang properties. Ito. Tatlong properties po yan, San Juan, Pasig at Quezon. Meron pang mga jewelry collection noong 1992. So at the end of the day, mga kaibigan, wala pa rin pong argument itong mga dilawa na to. Wala pa rin po. Wala pa rin. Ito naman ang kadalasan ngayon sinasabi ng mga dilawan, bakit siya nagkaroon ng guilty verdict? Alam niyo po kung bakit siya nagkaroon ng guilty verdict? Kasi hindi siya naka-attend ng hearing. Hindi siya naka-attend ng hearing si Madam Imelda. Ay, nako. Pero ito yung sabi, guilty raw of 7 counts of violation ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Bakit? Dahil ito sa mga foundations daw na itinayo ng mga Marcos in relation to the Swiss funds. Kung na-absuelto nga siya dun sa nauna, yung tungkol sa dollar salting, what more ito? Nasa Court of Appeals po ito ngayon dinidinig. So mga kaibigan, ito po yung hirap sa mga dilawan ngayon . Puro pambubuli lang ang alam. Sumagot po si Tony Gonzaga, kanina lang din. Diyan sa pambubuli sa kanya ngayon ng mga dilawan. Ang tagal lang pumasok. Hintay lang natin. Ayan. Ito yung sagot ni Tony Gonzaga. Ayan. I've reached a point in my life where I realized that other people's perception of me is not my responsibility anymore. Kung ano yung pananaw daw sa akin ng ibang tao, hindi ko na responsibilidad yan. I feel like I don't have anymore the need to explain, to prove, to defend, and to hide. Because I have nothing to hide. I have nothing to defend. I have nothing to prove. I have nothing to explain to anybody because I know who I am deep inside. Oh, di clapback. Clapback. Kaya itong mga pinagsasabi nito ng mga bashers ni Tony, sorry, nganga kayo. Nganga kayo. Nganga. Nganga kayo. Nag-comment dito si Sianung HK. 5 billion lang ang claim. Yun nga 5 to 10 billion nga lang ang claim. Pero yung amount. Yung amount na inihabla nila, umabot na ng 27 billion US dollars. Pero exchange rate yan ng Philippine peso. Di ba? Ang weird. Medyo weird. Medyo weird. Pero, mga kaibigan, baka sabihin nyo, sobra naman si Coach Jarrett. Araw-araw na lang, pinapakita sa amin yung mga na-dismiss na kaso. Araw-araw na lang, ganyan-ganyan. Nung Sunday pa, ganyan na yung sinasabi. Kasi mga kaibigan, it is worth repeating. Kailangan pong ulit-ulitin. Kasi we are already nasa punto na po tayo kung saan nilabas na yung katotohanan. Ngayon, kung hindi natin papakinggan yung katotohanan, sinong may mali? Sila o tayo? Etong mga pawok na to, mga ugoks ng Twitter, mga dilawan dyan sa Twitter, at saka yung mga nag-bash kay Tony, ayaw nila kasing tingnan yung katotohanan. Ang tinitignan lang nila kung ano yung pabor sa politika nila. For example,
si for example, si Tarantadong Kalbo. 'Di ba? Obviously, wala namang nagsasabi na walang nangyaring human rights violation nung panahon ni Marcos. Wala nagsasabi na hindi nangyari 'yon. Kasi sa lahat naman ng pangulo may nangyaring human rights violation. Ang sinasabi lang natin, is it government policy? Polisiya ba ng gobyerno na hanapin mo ang mga kritiko mo at patayin mo sila? Hindi. Hindi, never naging polisiya yan ng gobyerno noong panahon ni Marcos. Maski, di ba hanggang ngayon yun din na sinasabi ng mga aktivista? Yun daw ang policy ng Duterte administration. Tapos paulit-ulit tayo, sinasabi natin, hindi naman yun yung kaso kasi nungalingan lang nila yun. Kasi those are lies. Those are lies. Kasinungalingan talaga. At buti nga sinabi ni Tony na wala na siyang pake. Siguro iniisip na lang ni Tony yung sinabi ni BBM. Nayaan mo sila, wala na magagawa. Kasi papaniwalaan nila kahit anong gusto nilang paniwalaan eh. Kung ang papaniwalaan nila, yung pabor sa politika nila. Eh wala tayong magagawa dun. Lahat naman tayo, lahat tayo, even myself, I'll include myself, lahat tayo are prone to our biases. Lahat tayo ay may kanya-kanyang bias. May mga bagay tayo na hindi, may mga paniniwala tayo na never natin bibitawan. Come hell or high water, hindi ho natin bibitawan yan. Ganun ho talaga yun. Ngayon, kung ayaw bitawan, hindi bahala sila. Paniwalaan nila yung gusto nilang paniwalaan. Pero, wag lang nila tayong didiktahan na yung version nila ang totoo. Kasi po, iba na po ang sitwasyon ngayon. Wala na tayo sa 1986 kung saan lahat ng mga bagay na to ay nakatago. Eh kung tutuusin nga, sila pa yung mas diktador sa atin eh. So maraming pong salamat sa mga nanood po ngayon. Umabot po tayo ng mga 2,500. Maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta po sa atin. At don't forget to like, share, and subscribe. And I'll see you all tomorrow 11:15 p.m. on our next Coach Jarrett Live. God bless po sa mga nasa abroad. Okay, God bless your work. Sa mga nasa Pilipinas naman po, God bless your rest. I'll see you all tomorrow 11:15 on our next Coach Jarrett Live. Bye everyone. See you all tomorrow.